Yo mga ate, ito. Inaayos ko yung setup ng ating desktop computer. Nilipat ko kasi medyo malayo sa pinanggalingan. Tapos nilipat ko dito sa malapit sa saksakan. Yan. Ayan, ang dami kasi nakasaksak, may mga tenedor, kutsara pa, di ba? Kaya nag-ayos tayo ngayon. May kanting linis, yan, tak. Okay lang, medyo basa kasi hindi pa naman nakasaksak yan. Marami kasi nakasaksak, may laptop, may yung desktop natin, itong monitor, tapos yung desktop naka saan ba nakarekta, dito rin desktop, yung CPU monitor. Ayan, ito charging, tapos yung Bose natin, speaker, laptop. Ayan. So puno kasi may katangahan akong nagawa, bagong bago yung ating ABR. May additional saksakan sana tayo, kaso nga lang umusok siya, nag-overload. Nako, nag-overload, 5 amps lang pala to, at for computer use only. Yan. So, wag nyong gagamitin sa yung mga AVR na mga generic or kahit branded yan. Pag mga simpleng AVR lang, wag nyong gagamitin sa ibang appliances. So, nangamoy goma siya, umusok, namatay. Wala na, hindi ko na gagamitin yan. Ngayon, medyo malinis na yung ating setup ngayon. Ayan. Hindi ko pa masyadong napapaganda lahat talaga. Yun yung connection ng LAN natin, dalawang LAN para sa laptop at desktop. Tapos ito yung ating setup at madumi pa. So ihahabol ko pa yung mesa pag nagka-budget pa tayo. Ayan. So talagay natin to. May pangahit pa. Ito yung extra para sa mga keyboard. Tapos ito para dito. Tapos So ngayon, hindi ko na kailangan bumili ng ganito, yung pantanggal ng ng mga keys. Kasi noong nakaraan, gusto ko sanang bumili ng ganito, may free na nakasama to. So, magagamit ko na rin para dito sa ating steel series. Gagamitan ko nito. Yan. Itong, yan. Kitang-kita. Ngayon, okay na rin siguro. Konting linis-linis na lang to. Pwede ko na siguro iurong. Hindi ko siya pinasagad sa likod kasi nga may inilagay akong hook para sa mga wire. Para medyo malinis siya tingnan. Ngayon, ang CPU natin sa ilalim pa rin. Temporary sa ilalim muna yung ating CPU. Lalagay kasi gagawa pa tayo ng mesa, pero hindi pa tayo agad-agad makagawa kasi mahal ang acrylic na board. Gusto ko sana yung acrylic, yung talagang yung maganda ang quality, kasi ito plywood, tapos siding na kahoy na ganyang kakapal. Ito plywood lang, to manipis lang, to normal plywood lang, to manipis lang. To lagay muna natin yung ating ating CPU. Isama ko na rin ang ating bagong dating na binuo ko kanina. Ang ating bagong dating na computer chair. Ang ating ergonomic chair. Yan. Ganda upuan yan. Ayan yung design sa likod. Ayan. Ayan o. White na white. So, kung iano nyo sa setup natin, ayan, puro white. Yung laptop lang natin ang itim . So, yan ang, ito na ang madalas kong ginagamit na pang-edit. Ito, ino-on ko pa rin yan kasi nandyan pa yung iba kong files. Pinag-connecta ko lang silang dalawa. Pin-private network ko sila para mag-connecta at para makuha ko yung mga files dito. So, kung ganun, kung halimbawa may dalawa kayong computer, i-YouTube nyo lang, madali lang siya i-connecta, i-share folder nyo, ganun.
Tapos si settings nyo lang sa private network, check nyo lang, YouTube nyo na lang. Madali lang siya ilipat kaysa yung mag ano pa kayo sa hard drive, kukunin nyo dito, lalagay nyo sa hard drive, tapos ililipat nyo naman doon, sasalin nyo naman doon galing sa hard drive, tapos ano nyo dito, tapos pabalik-balik. Pero kung connected na siya, mas madali. Hindi na kayo konektado na siya sa isang network. Basta konektado siya sa isang router. Okay, pwede yan. So, ito kasi, itong dalawang LAN cable, konektado yan sa isang router. Sana nagustuhan nyo. Sobrang talaga nito. Bumilis yung pag-edit ko. Nung una, na dami ko kaagad na edit, medyo nagkasakit lang ako, kaya medyo napatigil na naman ako. Pero ngayon, umpisa na naman tayo. Bakbakan na naman tayo. Upload ng upload. Hanggat may upload ng upload hanggat may load. Yun. Wala akong may rhyme eh. Oh, yun. Basta upload lang na upload hanggat may load. Yun. Na-setup ko na yung mga saksakan na buhay na natin yung laptop. Medyo mabagal, mga 20 seconds siguro bago nag-boot. Ito, tingnan natin kung gaano kabilis. Tingnan natin kung gaano kabilis mag-boot itong desktop natin. Pagpindot natin, naka-turn on na lahat. 1, 2, 3. Nako, hindi pa pala nakaano. Hindi nyo makikita kung nag-boot na. Oh, yan. Yan. Yan, so mga 10 seconds. Wala pang 10 seconds siguro. Nag-boot na siya. Na-delay pa nga yung pagbukas natin ng monitor. So, ganun kabilis ang NVMe. So, wag na kayo mag SSD, mag NVMe na lang kayo, kasi konting dagdag na lang rin naman. Upgraded na yung ano niya. Upgraded na yung para sa drive C niyo. Kita niyo ba ng buo? Ayan. Yan ang setup natin. Yan, napakaganda. So, syempre, kitang-kita naman ang kulang na lang ay white table. So, hintay-hintay na lang, konting hintay. So, wow. Okay. So, yan na. Para sa inyo, mga kuya, mga ate, unti-unti tayong nag-upgrade para sa ating channel. Binabalik ko lahat sa inyo. Medyo napatigil lang talaga ako. So hanggang dyan na lang muna ang ating vlog for today. Thanks for watching. Bye!